Yeah, mga katongs, magandang umaga po sa inyong lahat. At ayan, di po ako napunta ngayon kay Sir Peter. Gawa na kanina kasi medyo makulimlim, tapos umaambon na. Kasi mag-squeeze sana kami ng pandamuron sa Bakuran. So, nag-alangarin kami. Kaya bukas na lang siguro. At ayan, sasara na rin po ako ng pigtas dito dahil mga ilan araw lang yan araruhin na kagad dyan. Then lilinisin na namin yung gilid ng karsada para mataniman ng kwan. Itatanim naman doon natin mga katongs ay sitaw, tapos sa taas okra. Kung dito sa kabila sitaw at saka talong, doon okra at saka sitaw. So tamang-tama po yan dahil papatapos na din yung anihan nun. Madalang na lang yung dadaan na truck o mga sasakyan. So yan, nandito nga po pala kami ni Bato sa Laon. Ito yung ating mga tanim na talbos, papaya at itong mga sili. So ito nga po, ipupunla namin ngayon yung dito humuha yan. Gilid na ito. Maganda yung lupa yan. Yan. Ibabawan mo lang. Yan. Kahilin mo kung dyan. Kuha po kami dito ng lupa. Pampun lang. Kamuha po nung ginawa namin kahapon sa Kamansi. Pero ngayon, ang ipupunla ko ay yung kakao. Nagbukas si Mrs. kagabi. Yung buto ayan, mga tubo na. Ito po yung kakao, ano. Tingnan nyo mga katong, tubo na yung kakao. Ayan, doon sa atin pinagtatambakan ng damo. Maganda. Ayan, lahat mo rin papunta rito para hindi maano yung damo.
Nang mga ito dito. Asa yung mga sarot? Dalo mo na. Okay mga katongs, tapos na akong magpunla. Tapos na tayo magpunla ng kakao. Dito sa baba. Ha? Diga siya. Sige, sige, kaya siya. Ha? Di naman tubo iba eh. Doon na lang ubuli ko na lang. Di naman tangin mo. Ito, tubo na yung kamansi. Ito yung unang kakao, tubo na. Yung mga katong, sumali magsasara nga po ng pictures ngayon dito. Ano? Sasara ito na para ma-stackan na ng tubig. Yan, dahil mga ilan araw lang, paroroto na yan.
bike mga katongs. Dito na tayo sa Gawirito. Yan nga po pala, yung gitna nito hindi ko napipila-pilang kasi hindi na ako magsasara dito kasi papatayin ko na yung pilapil dito. Baka pantay naman kasi yung lupa rito, kamukha ng neto, diretsuhan na lang yung isang lote rito. Ayan na, pinaroto na nila para lang mabulok siguro yung damo. Pero sinampo lang siguro yung roto nyan kasi yung nag-harvest dito, kami yung nagro-roto, yung nag-aararo, tsaka to sila may-ari nakabili na ito. Sasara tayo dito na ligtas. Thank you.
Alright mga katongs, tapos na po ako magsara ng mga winasak ng robot. Yan ang hirap mga katongs kapag yung harvester hindi marunong. Hindi naman dito ah, kasi ito binanos-banos to, pinitak-pitak kabilaan. Yung iba kasi talagang wawasakin lahat ng pilapil. Wala, kunwari isang banos yun, babanusin diretso po yun hanggang dulo-dulo, kaya yung pilapil wasak. Lalo pa pag kagihintag ulan, malambot ang pilapil talaga, kaya mamamatay ang pilapil mo. Kaya bago pagkagawaan, para ka nagbasa ng pilapil. Pero dito kasi komo yung bayaw ko nagrobot, kaya pinitak-pitak niya. Kung nakita nyo, yung 100 lang na robot ang sinasaraduhan ko, kasi kapag tawid lang ang naging sira. Ito banos po yan, pinaikot ng harvester, kaya lahat ng pilapil na pahalang yan sira. Dito po ngayon baka mag direct seeding tayo or sabog tanim, kasi tag-araw naman eh. Yung iba ko kasi magtatanim, mamumunla pa rito tanim tao, kasi hybrid ang binhi nila. Ito pinakuha na to, pinaararo na. Okay naman mga katongs, yung pilapil lang sa gitna, hindi ko na sabi ko papatayin ko na yan para diretsuhan na kamukha na ito yung pitak. Ay, kasi dagdag trabaho pa yun pagka may pilapil sa gitna. Kumuha ko naman, pantay naman yung pitak, level naman ng bagya, kaya mapapantay na yan pagka sinuyod. Pa sayang din yung nagiging pilapil kung naanihan ng palay yan. Pero yun, malapad ng pilapil umanihan ng palay yan, di dagdag ani. Alright mga katong, so yan, hapon na, umulan na naman. Ayan o, umuulan po mga katong. Then kanina after kong magsara ng mga pilapil, nilinis ko po yung buko dito. Nilinis ko po yung buko rito sa likod sa ating backyard. Then ito yung sa harap, pinutol ko yung bayabas na nakakapuan sa kuryente. Then ayan yung ating mga lemongrass. Yung sitaw bukas, pipitas po tayo pangalawang harvest.